Hello and welcome to Goma at Home. Today we're preparing a dish na natutunan ko dun sa ano, sa bahay ng friend ko si Jay Redia. Tinanong ko yung asawa niya si Roma, ano bang pangalan ng pagkain na to? Sabi niya, ano lang? Giniling lang at saka aligue. So wala talaga pangalan. You know, yung wife nitong kaibigan ko na si Jay, ano eh, kapampangan. So magaling sila magluto, no? So one day tinanong ko, paano mo ginagawa yung ano mo, yung giniling mo with ano, with aligue? Sabi niya, igisa mo lang. Ganun lang kasimple. Ha? So ganun lang kasimple yun? O ganun lang kasimple. So that is what we are doing today. We are preparing giniling na baboy with aligue from Pampanga. Yan. Okay? So ang ingredients natin, simple lang, basic na panggisa, onions, garlic, tomatoes, lagyan natin siya ng bell pepper, a little of paprika, and of course, konting sili. Yung hindi naman masyadong manghan na sili. Ano lang, just give it a little heat. No? Okay? So, yung sibuyas, putulin natin siya na medyo manipis. Yan. Just like that. Okay, yun lang, oh. Tapos gawin natin yung bawang natin. Yun. Gawin ng bawang. Sa kamay ko pala, nadurog na yung bawang. So yung bawang natin dyan, mimince natin siya. Pino lang. Yun, yun. Pino. There you go. So once we're done with the sa bawang sibuyas natin, putol tayo ng tomatoes. Ganun din, maliit din. Hindi naman kailangan pinong-pino, maliit lang. Siguro cut dun yung half eh. Putulin ito 9 pieces, pwede na ganun lang. So ito eh. Ito yung magbibigyan ng parang konting wetness dun sa ano natin, konting wetness dun sa meat natin. No. And when you start cooking this pork, because it's mas maganda yung may konting fat para nasa ganun eh, magmantika siya. Para masarap. Masarap talaga yung baboy pag ano yun, pag maraming fat, no? Andun talaga yung flavor eh. So ito lang, ganun lang. Tanggal natin yung buto. And it's wala namang heat ang ano. Yung bell pepper, wala siyang heat. It's more of a scent and flavor. And of course, the beautiful red color. Dito sa giniling na to, since hindi natin alam kung ano yung pangalan ng pagkain na to, siguro walang pagkakaiba kung gagamit ka ano, ng baboy at saka or ng baka. It's really up to you kung anong preference mo na gamitin na meat. Pwede kang gumamit ng baka, pwede kang gumamit ng baboy. But in this case, I like the color of baboy dito kasi hindi siya masyadong dark unlike beef na medyo dark yung color niya. Ayan. Cut into big pieces. Ayan. Okay? So, at this point, initin na natin yung skillet natin. Nice. Hugas muna ako ng kamay. So, you'll see this is how I work on my table. No, nandiyan siya. Pull tayo ng konting chili. Ito hindi ito masyadong, hindi siya super anghang. Medium heat lang. Hang, sarap. Sakto lang yung heat niya. If I'm not mistaken, siguro ito yung ginagamit nila sa ano. Yung, ang tawag doon? Dynamite, no? This the one, no? Yan. Sakto lang, oh. So, mainit na yung skillet natin. We'll put some extra virgin olive oil. Unahin ko yung onions ko. Here you go. Until it's soft. Yeah.
Do you mean to make me cry? So, pag malambot na yung, ano mo, yung onions natin, pwede natin ilagay yung garlic and our tomatoes. Yun. Mix-mix natin ng konti. And then, ilagay natin yung pepper natin. There you go. Ganda ng color nito. Okay. And then, this time, lalagyan natin yung pork natin. Yun, ground pork. That's it. Tapos hanggang sa maluto na siya. Mamaya, pag naluto na siya, doon natin ilalagay yung aligyan natin. Fold natin mabuti. And then, hayaan natin siya maluto. We will season it with the salt and pepper. Okay. Okay. Here's our pepper. Season it with salt. Okay, sa panghalo. Tapos hayaan natin siya maluto ng mabuti. Leave it there until maluto siya. Okay. 15 minutes. Isasali natin yun, no? Sasama natin yung aligyan natin and the pepper. Yung hot pepper. Then it's done. Isolve natin sa kanin. Sarap nito. Agoy! Okay. Kunta na akong konti. Para mapuno na siya. Pag maluto ito, gamay na. Okay, let's take a look at this. After 10 minutes, no? But you have to keep on stirring it also para hindi rin masunog yung ilalim niya. Good. Ganda na, oh. See, that's why I like yung pork over dun sa beef niya. Kasi makita mo nandun yung fat, juicy siya, no? At this point, idadagdag na natin yung mga remaining ingredients natin. Like, kasi pag tinikman mo to, itong pork na to, ganun siyang salt and pepper. Parang the usual lang na giniling. No? Ito ah. The usual, ganun lang. Pero with that extra aligyan na ginawa ng kaibigan ko, galing talaga. Galing talaga ng kapampangan na to. So, we'll put some chili, and then ito na yung aligye. Ito na yung aligye. Lalagyan natin ng konting paprika pa. Ayan, ang aligye. Solid to. Oh. Now, yung aligye, gano'ng karami lalagyan, depende kung gano'ng kalasa mo gusto yung aligye. Yawn! Agoy! Pagkalami! That's it. Ito nga eh. Ito lang. Wow! Really good. Sarap. Itong mga aligin na to, the best talaga pag binili mo sa Bulacan o sa Pampanga. Doon sila, yun sila yung mga galing gumawa magluto nito eh. Ito yung galing sa talangka. Kanang mga gamay ng talangka. And then ang pag-extract niyan, pag boil nila, doon sila pinapatong na natanggal yung talukap. Tapos ni-squeeze nila labas yung meat. Labas yung ano, yung fat. Ito ngayon yung magandang tanong. Paano ngayon malalaman kung yung talangka o yung alimango ay lalaki o babae? Sige, paano? Ang sagot. In fact, may bakla pa nga eh. May bakla pa na alimango o talangka eh. Yung lalaki, pag tinignan nyo yung likod niya na ganun, yung pinakapwet niya, mayroon siyang parang tinatanggal doon sa ilalim, parang ganun, no? Pag nakita nyo medyo pointed siya, yun lalaki yun. Pag nakita mo yung
sa likod niya, yung pinaka-puwet niya, kung saan nag-iitlog yung talangga. Pag medyo rounded siya, pag ano, yung babae yun. Pag nakita mo na alanganin, ay alanganin na puwet, alanganin na bilog, ang tawag doon ay bakla. Diba? Ganun yun. Walang pinagkaiba sa atin. Ganun yun. So, pag bumili ka sa palengke, tatlo talaga ang tatlo. Anong gusto mong alimango or talangka? Yung mga lalaki, babae, yung bakla. Yun, bahala ka na kung anong gusto mo. Ikaw, Sarge, anong gusto mo? Siyempre, lalaki. Ikaw, Chris, anong gusto mo? Siyempre, babae. Ikaw, anong gusto mo? Ha? Siyempre, yung pantulo. Ha? Diba? Giniling na baboy with ano? Aligue. Wala nga ano to eh. Wala nga title ito eh. Hindi ko alam kung sa lugar ninyo eh, may pangalan ba tong ulam na ito. No? Ah, hindi pa natin lalagyan ng paprika. We'll put a little paprika. Yun. To give it a little smoky flavor. Ooh, nice. Okay. Mix ko lang ng konti. And then, in 5 minutes time, this should be good. Oh, wow. Beautiful. Ganda. Lagi ako nadadali ng init na pagkain dito sa Goma at Home. Sarap. Mainip. Sarap. Ang sarap pang nagkikik inyo, no? Yung aligi. OMG. Sika. Let's get ready to plate this. Serve lang natin sa ano. With some rice. Agoy. Kanin lang talaga ang katapat nila. Lagyan natin ng konting dekorasyon. Okay. So, after cutting it, buksan mo lang siya ng ganun. Yun. Doon na siya. Serve natin to. Kutay na rice. Yung rice natin. And then, lalagyan natin sa paligid. Yan, ganun lang. Tapos, konting sauce. And then, lagyan natin yung kamatis natin dito. Here you go. Ito na yung ating giniling na baboy with aligue. Let's give this a try. Sige, mag-isip kayo kung anong magandang pangalan ng dish na to. Natin with rice. Masarap nga. Pati yung anghang niya, eksakto. Wow. Nakita niyo kung gano'ng kadaling lutuin, gano'ng kabilis, gano'ng kasimple. Having the right ingredients, simple ones, they really taste so good. Sarap. Para mapapalakas yung kain ko ng kanin dito. Sarap talaga nito. And dahil maraming alamang to, eh maraming aligue, dahan-dahan lang, ha? Ang heart, ha? Okay? So, it's nice to have your Goma at Home. Thank you for joining me. Here's your giniling na baboy with aligue. Please like, subscribe, and press on the notification bell. And join me every week right here in Goma at Home. I'll see you again. Right? Sige. Bye-bye. Champion to. Okay to. Ah. Thank you, Jay. Thank you, Roma.